Nakakilig naman. Nakakilig naman. Nakakilig siya for me kasi, you know, Anthony is an attractive person eh. Oo naman, nakakilig siya. Kasi yun yung isa sa mga first talaga na halos malapit, di ba? Kita mo naman eh, yun talaga yung pinansin mo eh. Tapos, ang tagal namin pinag-isipan din yun. Tama si Direk. May mga tinanong pa kami tao. Ano? Nangingi pa kami ng ano. Yes. Pero ayun, okay naman siya. Parang alam mo yun, nung ginagawa kasi namin, iba yung pakiramdam ng nandun ka mismo eh. Pero once na napanood mo na pala siya, doon na siya nakakilig talaga lalo. Doon lumalakas yung boom. May dunog, may sound. Yan po. Would you mind working together in future projects? And how would you describe your love team? Ikaw na magsabi niya. Ako, of course, I would love to work with Anthony in the next upcoming projects. Kasi, you know, I'm so comfortable with Anthony. First project ko here sa ABS, I started with Anthony na until here, itong latest project ko, it's still with Anthony. And, yeah, sobrang gaan nakatrabaho si Anthony. And I feel like yung love team namin, it's very effective naman sa mga tao based on the comments I read and stuff like that. And para sa akin, effective din siya kasi kinikilig din ako kay Anthony. Tsaka yung parang, ayun mo yung pag-pinunod mo siya, mukhang natural lang siya, paano kami mag-sipsin na yung pinaka-kinagawa namin pala. Off-cam, ganun. Yeah. For my last question po, Direk, since meron hanap ko din siya, like, I became that friend din sa ibang tao. So, sobrang talaga akong nag-grow and that's one thing that I will always cherish. Ako, last year kasi namin ito sinood, so, pero medyo nakalimutan ko na yung ending. And then, kanina napanood ko to, parang ang dami kong realizations bigla. Na parang, yung friendship, pag nabuong solid, hindi na siya mawawasak. Naiyoko direk, kasi kanina nag-start pa, wala pang 5 minutes umiiyak na ako kasi for sure mamimiss ko to. And mamimiss ko yung cast. Ayun, silang lahat yung cherish ko. Buong lagwerta. Grabe. Ako naman, bago lumabas yung Tareji, actually, natakot ako. Natakot ako kasi parang, I felt like, you know, natatakot ako sa performance ko dito sa Tareji. Pero, ayun, watching it, thank you. Thank you. Watching it, sobrang natuwa ako kasi parang, ewan ko, kinikilig ako kasi yung friendship namin lahat, lumabas talaga dun sa show and sobrang natuwa ko kay Direk Cathy talaga kasi si Direk Cathy, I learned so much as an actress kasi she let me be creative sa character ko. Hinayaan niya ako to do sa, kunwari, yun nga yung mga random emotions, random words na sasabihin ko lang, hinahayaan ako ni Direk. That's why naging comfortable ako sa character ko. Kaya natuwa ako portraying Cars dito sa Tareji. Thank you, Direk. Sa akin naman po, lahat, sobrang gusto ko kasi yung ginagawa ko. And then, one time, bigla landing kasi itong role na to para sa akin, parang time, option lang ako dito. Ay, hindi option. Second choice. So, parang ganun na rin yun. So, after nuns, so, ayun nga, yung dati, may trabaho, tapos ako yung nakuha. Sabi sa akin, baka hindi ako pwede dito kasi puro teens yung nakalatag. Sabi, baka hindi ako bagay dito, naririnig ko sa mga boss. JC, bagay ka ba lang? Pero nang nilapit naman nila ako, nagkasama kami. Grabe, sabi nila sa akin, sobrang believe sa akin kasi kaya kong panitiliin yung, kasi nagaling na ako sa mga ibang role na may mga kasama. Ngayon, puro bata, so parang ang tanda ako naman. Ayun, na-expose ako, yun nga. Opo, so na-expose ako sa veteran, and then bago to sa akin, sobrang saya, sobrang na-enjoy ko yung moment na yun kasi magkakaibigan na kami. Si Vivory,
nung nag-start ako, 2017, siya na yung kauna-unahan ko love team nun. As in, sobrang saya nung nandun kami. Hindi. Hindi, love ko si Vibri. Love ko lang lahat na nandito. Sobrang saya nang nabuo sa aming magkakaibigan. Hindi... ano to eh, parang yung Tara G yung nagbuhay sa akin para maging... para mahalin ko yung mga kaibigan ko. Lalo, ng sobra. Kasi naramdaman ko na itong Tara G na nagpakita sa akin na kailangan enjoy mo yung moment na kasama mo yung kaibigan mo. Enjoyin mo yung moment na nandyan sila para supportahan ka kasi may mawawala, may bago darating. Pero nandito sila na, nananatili sa puso ko, nananatiling magkakaibigan kami. Yun po. Oh. Kaya pala nakikita natin si JC no, sa mga, ano niya, sa IG, umuwi talaga siya sa Navaisiha. Tapos direct, may mga, ano nga siya, photo with yung mga fans niya. Actually, yung isa sa mga, ano natin, direct, isa sa mga editors natin sa EBS, si, ano, si Christian, kapitbahay pala niya, parang, yung mini-meter, nakikita yung mga photos online. Papogi nila. yun na pala yung sasabihin. Oo, di ba? Pupunta nga kami. Punta nga kami. Pupunta nga kami sa kanila. Naipaso? Ako, unang muna nagkakasalamat talaga. Direk, maraming salamat. Hindi kami pinabayaan talaga ni Direk at throughout the shoot namin. May mga times na parang hirap gawin ng eksena. Pero si Direk, parang alam mo yun, hindi na ako nakaramdam ng pagmamadali sa kanya. Kasi like, sobrang haba ng pasensya niya sa amin. Kahit minsan nakikita ko yung mukha niya. Na-joke lang. Pero ayun. Maraming salamat, Direk. Thank you kasi, alam mo yun, binigay mo sa amin yung kailangan naming ilabas. Talagang may mga times na parang hindi ko kayang gawin yung isa na. Pero si Direk, hindi, ngayon mo yan. Please. Pero okay naman. As in like, of course, kay Direk Peachy din na yung AD namin. Maraming salamat kay Direk. Pero, ayun, thanks to Direk talaga. Lahat kami, kahit sila CJ na nahirapan din sa umpisa, hindi talaga niya pinabayaan. And, ayun, sa akin naman, yung Tara G, siguro parang hirap ng kanina naiiyak na rin ako nung sinot namin kasi yung isang eksena din yung last na tinake namin na magkakasama yung sa truck ata I think yun yung last na tinake namin doon talaga wala yan kasi namin natural lang yung iyakan namin parang gababay na kami sa isa't isa diba? So alam wala masarap lang sa pakiramdam na maramdaman yung ganun isang bagay. Kahit na ako kasi, hindi naman ako talaga sobrang exage na personally. Hindi ako ganun sa mga kaibigan ko. Pero alam mo yun, nagagawa ko siya sa mga eksena. Kung ano yung hindi ako, nalalabas ko sa mga scenes. And happy ako na ang dami kong nagawa na ibang-iba talaga sa sarili ko. And may mga napulot din talaga ako na kung paano mas maging better person. Sa lahat ng ginawa ko, sa eksena ako, sa mga script na nabasa ko, sabi ko, ganito pala dapat, yung tamang asan. And, ayun, maraming salamat siyempre sa kila Kirvon, Sir Von, sa lahat ng bumubuo talaga ng I Want Them. Ayun, thank you kasi, appreciate you. Oo! Thank you, Sir Albert. For our next set of questions, we have...